Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamara Vision Network, ako po si John Perez Alberto. Ito po ang TVNet Newsline. Ika-21 sa buwan ng Abril taong 2021. Sa una ng ating mga balita, Mayor Malaluan ng Bongabong na bakunahan na. PhilHealth hinihikayat ang mga miyembrong gumawa ng account sa member portal. At lalaki arestado sa pagbebenta ng mga illegal wildlife sa social media. Sa detalya ng ating mga balita, sa pagdiriwang ng High Value Crops Week at Filipino Food Month, kaisang Gloria Sustainable Agriculture Association mula sa Bayan ng Gloria ang nagtampok ng mga agricultural products sa itinayong kaniwa stall ng DA Mimaropa. Sa tulong ng iba't ibang farmer association, kumita ang kadiwa ng nasa mahigit 23,000 piso. Si Jacqueline Nical, mag-uulat. Nasa mahigit 23,000 ang naging kita ng kadiwa stall ng Department of Agriculture Mimaropa sa isinagawang pagdiriwang ng High Value Crops Week at Filipino Food Month ng High Value Crops Development Program at Agribusiness and Marketing Assistance Division ng nasabing ahensya. Ibinida dito ang mga produkto ng mga magsasakan na nagmula sa iba't ibang farmers association sa rehiyon ng Mimaropa na kung saan napabilang dito ang Gloria Sustainable Agriculture Association ng Bayan ng Gloria na siyang isa sa mga katuwang ng association ng kadiwa. Kabilang sa mga tampok na agricultural products ay ang bawang, pulang sibuyas, pakwan, kamatis, munggo, melon, talong, kalabasa, ampalaya, singkamas, sining panigang, kalamansi, dalandan concentrate, kamote at saging saba. Ang nasabing kadiwa ay naisagawa upang matulungan ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang mga produkto dahil ang mga ito ay natatakot na iluwas ang mga ito dulot ng banta ng pandemyang COVID-19. Ang ilan sa mga produkto na ibinebenta sa kadiwa ng DA Mimaropa ay matatagpuan rin sa exhibit ng DA Central Office na naglalayong na makilala ang mga produktong agricultural ng rehiyon. Samantala, ang Glusa ay napiling maging benepisyaryo ng Enhanced Kadiwa Inclusive Food Supply Chain Program upang higit pang mapaunlad ang naturang samahan. Sa Bayan ng Nauhan, namahagi ng mga gardening kits ang ATI Mimaropa sa mga magulang ng kindergarten students sa barangay Pagkakaisa sa nabanggit na bayan. Ayon sa tanggapan, nasa ilalim ito ng programang Urban Agriculture na naglalayong mahikayat ang mga mamamayan ng pagtatanim kahit sa kanilang mga kabahayan. Ang ibang detalye ay babahagi ni Jao Maronilla. Para makapagsimula ng paghahalaman sa tahanan, namahagi ng mga gardening kit ang ATI Mimaropa para sa mga magulang ng daycare students mula sa barangay Pagkakaisa sa Bayan ng Nauhan. Ayon sa naturang tanggapan, nabigyan ng mga magulang base na rin sa request ng guro na si Teacher Lelaine Masangkay. Anila na isakatuparan ang pamahagi ng mga gardening kit sa ilalim ng programang Urban Agriculture na naglalayong mapalawig pa ang pagtatanim ng iba't ibang gulay at halaman sa mga kabahayan. Sa naturang programa, ipinapaalam rin na hindi hadlang ang kakulangan ng malaking espasyo para sa pagtatanim ng mga gulay dahil maaring makapagtanim ang bawat household o pamilya sa mga paso o anumang recyclable containers. Samantala, kasama sa mga gardening kits na ipinamahagi sa mga magulang ay mga kinakailangang gardening tools, reading materials para sa dagdag kaalaman sa paghahalaman at mga pananim na buto. Ayon pa rin sa ATI Mimaropa, sumailalim rin ang mga benepisyaryo sa Basic Vegetable Production Seminar para magkaroon sila ng sapat na kaalaman sa paghahalaman sa pagsisimula ng mga ito sa urban gardening. Samantala, sa bayan naman ng Mansalay, 25 katutubong mangyan na sumailalim sa pagsasanay ng TESDA kung sanay bukod sa karunungan ay pinagkalooban rin ng mga ito ng kagamitan. Narito ang report. Mapapakinabangan ninyo ang inyong natutunan sa paggawa ng motorsiklo para matulungan na inyong mga kabarangay maging ang sarili ninyong sasakyan ay maayos nyo na rin. Ito ang mensahe ni Technical Education and Skills Development Authority Regional Director Manuel Wong sa 25 katutubong mangyan na sumailalim sa pagsasanay ng skills training in motorcycle, small engine servicing sa isinagawang turnover ceremony ng mga gamit pang repair ng motorsiklo na ginanap sa covered court ng barangay Panaytayan Bayan ng Mansalay, 20 ng Abril taong kasulukuyan.
Ayon kay Wong, malaki ang kanilang maibabahaging tulong sa kanilang mga kabarangay na maaaring pagkakitaan sa pagkumpuni ng silang motorsiklo na karamihan ay siyang gamit na service patungo sa bayan at ibang lugar. Bago nito ay nagbigay rin ang ahensya ng pagsasanay sa paggawa ng mga solar light panel at mga unit ito na ginagamit sa kani-kanilang tahanan at sa kasalukuyang distance learning ng kanilang mga anak. Lubos ang pasasalamat ni Barangay Chairman Unyo Insik at mga nagsanay sa mga ibinigay na materyales na pang-repair tulad ng tools at air compressor na kanilang ilalagay sa shop na itinayo sa kanilang barangay o ang talyer sa panitayan. Kaisa din ang TESDA sa nasabing programa ang DTI Army sa pangunguna ni Provincial Director Arnel Hutalia, kawani ng Philippine Army at PNP at ang Mansalay LGU sa pangunguna ni Mayor Ferdinand Maliwanag. Ang nasabing proyekto ay nakapaloob rin sa programa ni Pangulong Rodrigo Duterte na kabilang sa kanyang Executive Order No. 70 para sa mga lalawigan. Ang Poverty Reduction, Livelihood and Employment Cluster of the Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Antabayan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Alright, let's get this show on. Come on. Can get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Windfree Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Windfree Air Conditioner. Sa ibang balita, patuloy ang kampanya ng National Irrigation Association tungkol sa pagbabayad ng irrigation service fee alinsunod sa Republic Act 10969 o kilala bilang Free Irrigation Service Act. Nagsasagawa ang mga ito ng pagbisita sa mga bahay-bahay at pagpupulong sa iba't ibang irrigators association sa lalawigan upang ipaliwanag ang nakapaloob sa naturang batas. Ang iba pang detalye ay hahatid sa atin ni Jacqueline Ical. Patuloy ang National Irrigation Association sa pamamagitan ng Mindoro Oriental Marinduque Romblon Irrigation Management Office sa kanilang kampanya sa mga irrigators para sa pagbabayad ng irrigation service fee alinsunod sa Republic Act 10969 o kilala bilang Free Irrigation Service Act. Bahagi dito, nagsasagawa ang NIA Momaro IMO ng pagbabahay-bahay at pagpupulong sa iba't ibang irrigators association sa lalawigan upang ipaalam sa mga ito ang nakapaloob sa nasabing batas.
Ipinaliliwanag rin sa mga samahan ang mga pulisiya na kanilang ipinatutupad sa mga magsasaka na mayroong 8 ektarya at higit pa na sakahan. Bukod sa collection campaign na kanilang isinasagawa, patuloy rin ang nasabing tanggapan sa pagbibigay ng tulong technical sa mga IA sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng kanilang irrigation system at sa pamamahala ng sakahan ng mga ito. Ang ISF ay tumutukoy sa pagsingil o singil na ipinapataw sa mga hindi gumagamit na patubig sa irrigasyon at mga serbisyong ibinibigay ng isang irrigation system. Nilinaw rin ng NIA na ang free irrigation fee ay para lamang sa mga magsasaka na nagmamay-ari ng sakahan na may lawak na 8 ektarya pababa. Samantala, ang mga may sakahan na may lawak na 8 ektarya pataas ay kinakailangan pa rin magbayad ng ISF. Kabilang na dito ang mga corporate farms, plantation, fish ponds o palisdaan at iba pang mamamayan at pasilidad na gumagamit ng patubig mula sa irrigasyon para sa non-agricultural purposes tulad ng drainage. Mag-enroll at gumawa ng account sa PhilHealth Member Portal para personal na ma-monitor ang premium contributions, makapag-print ng membership data, makapagbayad online ang mga self-paying members, makaiwas sa banta ng COVID-19 dahil sa paglabas ng tahanan at iba pa. Itong panawagan ng PhilHealth sa kanilang mga miyembro. Si Mel Francisco, magbabalita. Maliban sa pagbabayad ng premium contribution ng mga PhilHealth self-paying members, marami pang maaaring gawin sa PhilHealth member portal lalo na ngayong iniiwasan ng marami ang personal na pagtungo sa mga tanggapan dahil sa banta ng COVID-19. Kaugnay nito na nawagan si Ms. Maria Neresa Riganit, pinuno ng PhilHealth Oriental Mindoro sa mga miyembro na subukan ang pagkakaroon ng account sa PhilHealth member portal. Madali lang mga kailangan gawin para makagawa ng account. Mga steps lang po ito at ang pinaka-prerequisite po natin ay kailangan meron po tayong personal email ad. Yun po yung ating ano kasi doon po ipapadala yung activation link po natin. So ang una po, pupunta po tayo sa PhilHealth website www.philhealth.gov.ph and then tayo po ay pupunta doon sa online services. Ang online services, i-click na po natin yung member portal doon sa online. Ano po? Pag na-click natin yung member portal, makikita po natin doon yung dalawa po. It's either register or log in. Kung tayo po ay bago pa lamang at hindi pa nakapag-create ng account, doon po i-click po natin yung register. Pagka na-click natin ang register, meron po mga basic information na itatanong po sa atin, i-fill out lang po natin yun. And then, nakalagay din po doon yung email ad, dapat nakalagay kung ano yung personal email ad na ating gagamitin para doon na ipadala yung link. Ganun din po yung password po. After that, kapag nakumpleto na po natin yung ating information, basic info, tayo po ay pupunta na doon sa ating personal email address na pin-provide po doon sa ating creation of account. Pag nakita na po natin doon yung link, i-click lang po natin siya, ma-activate na po yun. Once activated na po siya, babalik po tayo doon sa member portal. At ang i-click na naman po natin ay yung login. Pag nag-login tayo, ang gagamitin po nating user account ay yung ating PIN, PhilHealth number. So napakamahalaga na alam po natin yung ating PhilHealth number. Sana po ay ating i-save sa ating mga phone book, ano po, sa ating mga notepad at sa ating cellphone. Inisa-isa rin ng opisyal ang mga adbantahe ng paggamit ng PhilHealth member portal, kabilang na ang monitoring ng naihuhulog ng mga premium contribution. Ang pag-imprenta ng member data record nang hindi na pumupunta sa kanilang opisina at ang pagbabayad nga ng kontribusyon ng mga individually o self-paying members. Dito po ay makikita na po ng PhilHealth member ang kanyang record sa PhilHealth kung updated ba siya or hindi or may kailangan ba siyang i-update. Makikita din po niya yung kanyang contribution record. Kung ito po ba ay naibayad ng kanyang employer o di kaya ang kanyang ibinayad sa iba't ibang accredited collecting agents ng PhilHealth ay naipasok na po or nai-remit po sa PhilHealth. So isa yun sa mga nag-guide po natin. Maaari din pong mag-print ng member data record ang ating mga member kung kinakailangan po nila ang document na yun. Kasama rin sa feature ng portal ang mga case rates o kaukulang halaga ng benepisyo para sa bawat sakit. Maaari rin ani ang mag-download ng case rate application sa inyong cellphone upang madaling malaman kung magkano ang maaaring makuha ang benepisyo sa oras na maospital.
Marami po tayong mga pictures doon na maaari nilang makita yung mga case rates natin para malaman kung ang kanyang diagnosis ay ganito, ano ba, magkano ba ang talagang pwedeng ma-avail natin sa PhilHealth. So, iba-browse lamang po nila. May app din po tayo dito, Ms. Mel, yung tinatawag natin na all case rate na application. Pwede po siyang i-download actually para po kapag ka nasa ospital na tayo, sinabi ng doktor, ay, ang sakit niyo po ay, let's say, community-acquired pneumonia, itatype lang po yung kanyang diagnosis na yun, makikita po doon magkano. Paglilinaw naman niya, hindi kasali sa mga pwedeng gawin sa portal ang pag-a-update ng mahalagang datos tungkol sa isang member. Maaari niya mag-fill up ng form na may lagda at i-email sa kalapan.pro4b@philhealth.gov.ph o physical na ipadala o dalhin sa pinakamalapit na PhilHealth office. Ngunit may limitation pa lamang po ito dahil hindi po maaaring mag-update personally ang isang member ng kanyang record. Pagka may mga updating po kasi na kailangan, pinaka number one pong step po natin, ang bawat member ay mag-fill up po ng kanila ng PhilHealth Member Registration Form. Yun po yung ating nag-iisang form para sa registration and updating na kung saan doon po nilalagay yung mga kailangang baguhin at kailangan pong supported po siya ng other documents na kinakailangan. So, ito po ay atin din pong sinasama sa ating mga information dissemination campaign na sana po ito ay ma-embrace ng ating mga kababayan na mga techie naman po. Ibig sabihin sa cellphone pa lamang, halos lahat naman po ay may cellphone na ano. So, maaari po nilang magamit ito. At nang sa ganun, updated po sila at nakikita nila ano pa talaga ang record ko kay PhilHealth. Dahil isang senior citizen with comorbidity, tumanggap na ng kanyang first dose COVID-19 vaccine si Bongabong Mayor Elgin Malaluan, ika-21 Abril taong kasalukuyan. Si Mayor Elgin ang kauna-unahang punong bayang nabakunahan sa lalawigan. Layon niya na maging isang ehemplo upang mawala ang takot at agam-agam sa mga ayaw magpabakuna sa kanilang bayan. Ang balita ay hatid sa atin ni Jake Viray. Dahil nabibilang sa hanay ng senior citizen with comorbidity, tumanggap na ng kanyang first dose COVID-19 vaccine si Bongabong Mayor Elgin Malaluan ika-20 Abril taong kasalukuyan. Ayon sa official social media account ng Bongabong LGU, si Mayor Elgin ay dumaan sa tamang proseso at screening bago siya binigyan ng bakuna na pinamahalaan ng kanilang rural health unit. Sa paniyam ng Newsline, sinabi ni Mayor Elgin na sana ay magsilbi siyang ehemplo sa mga nag-aalinlangan at takot na magpabakuna, lalo na sa sektor ng senior citizen. Matapos ang bakuna, nakaramdam lamang siya ng mild headache, subalit maayos naman sa pangkalatan ang kanyang pangangatawan. Oo, para gayahan tayo. Huwag sila matakot. Kung ako ay iyo, hindi ako natatakot, hindi tapos sila. Nararamdaman ko ay safe ako. Mild headache. Noong araw rin iyon ay nagpalabas rin ng alkalde ng mensahe sa mga mamamayan ng Bongabong sa pamamagitan ng Facebook Live, kung saan ay muli niyang ipinaalala sa publiko ang banta ng pandemya at ang pagsunod sa health protocols. Ako po'y maglalabas ng advisory upang maiwasan at makontrol ang paglaganap at pagdami ng COVID-19 dito sa ating bayan. Sa ngayon po, ang ating kasalukuyan nangyari ay marami na po ang may COVID-19 dito sa ating bayan. Kaya nga po, ako po ay nag-a-appeal sa ating mga kababayan na sumunod po sa ating health protocol na pinalabas po ng executive order ng ating Governor Bonsolo na bawal muna pumunta sa maraming taong lugar, bawal ang maraming mga pasyon katulad ng mga birthday party, mga handaan, mga wedding party, na pinagbabawal po ang pagsimba po ay 50% lang ang pinapayagan. Dahil po dito sa pagdami, ay kaukulang pong pag-iingat. Huwag po tayong lalabas ng bahay nang walang face mask. Kahit po nasa bahay, dapat tayong mag-face mask upang makontrol. At hindi po natin alam kung tayo ay infected na ng COVID-19. Kaya po ako'y nakikusap sa mga minamahal kong mga kababayan na huwag na pong lumabas kung hindi kinakailangan. Ang 65 years old ay huwag pong lumabas at ito po ay bawal.
Ang below 18 years old ay huwag po kayong lumabas. At kung kayo po ay napupunta sa mga restaurant, ay hindi po natin ito pinapahintulutan at maaari po kayong madimanda. Maaari po kayong madala sa estasyon. Kaya inaatasan po ang ating kapulisan na yung walang face mask, yung mga walang social distancing ay pwede po kayong madala sa hipilan upang mabigyan ng kakulang parusa o pagbigay ng disiplina sa hindi pagtupad dito sa ating health protocol. As of April 19, 2021, ang COVID-19 Provincial Daily Case Bulletin, pumapangalawa sa lungsod ng Calapan ang Bungabong sa bilang ng aktibong kaso kung saan ay nakapagtala ito ng 27. 37 ang gumaling at wala namang naitalang namatay. Sa kabuuang mayroong 64 na kumpirmadong kaso ang napanggit na bayan. Subalit, ayon naman sa public advisory na ipinalabas ng FB account ng Municipality of Bungabong, mayroon lamang silang 16 na aktibong kaso. Posibleng nila dito ang bilang ng mga gumaling na, subalit hindi pa naitatala. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learn about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Binisita ni City Mayor Arnan Panaligan ang ilan sa mga infrastructure projects ng pamahalang lungsod, partikular ang multi-purpose facility for isolation, treatment and evacuation sa Barangay Ginobatan, ganun rin ang City Public Cemetery na may multi-purpose building. Si Mel Francisco, magbabalita. Binisita ni City Mayor Arnan Panaligan ang ilan sa mga infrastructure projects ng pamahalaang lungsod, kabilang na ang multipurpose facility for isolation, treatment and evacuation sa Barangay Ginobatan Lungsod ng Calapan. Ayon sa social media post ng punong lungsod, maraming pwedeng paggamitan sa nasabing pasilidad. Una, bilang isolation at quarantine center o treatment facility sa panahon ng pandemya at maaaring evacuation center sa panahon ng kalamidad kung wala ng pandemya.
Sa kasalukuyan, nagsisilbing isolation, quarantine at treatment facility ng lungsod ang 3-story New City College building at ililipat niya ito sa oras na matapos ang ginagawang pasilidad na may kapasidad para sa 100 pasyente. Maliban dito, kasalukuyan ring umuusad ang konstruksyon ng bagong City Public Cemetery na may multipurpose building na maaaring magsilbi namang interfaith chapel o mortuary. Matatagpuan ito sa Barangay Lalud na pinondohan ng 1,980,794 pesos sa ilalim ng 2020 General Fund. Samantala, arestado ang isang lalaki na nagtatrabaho bilang isang dispatcher sa mga van terminals ng Rojas matapos pagbentahan ng ilegal na droga ng isang poster buyer ng pulisya. Na-recover rin sa suspect ang 8 plastic sachet ng hinihinalang naglalaman ng droga. Ang detalye sa report ni Jao Maronilla. Huli ang isang van terminal dispatcher mula sa bayan ng Rojas matapos nitong pagbilhan ng hinihinalang ilegal na droga ang isang poster buyer ng operatiba. Isinagawa ang naturang by-bust operation sa pangunguna ng Rojas MPS na pinamumunuan ni Police Major Hope Balasuit at ng Oriental Mindoro PIU sa pamuno ni Police Major Chofilo Awingan. Ayon sa report, naganap ang operasyon sa Barangay Paklasan ng naturang bayan kung saan nakilala ang suspect na nasa 39 na taong gulang, may asawa, nagtatrabaho bilang isang dispatcher, residente ng Barangay Bagong Bayan sa naturang bayan at kinukonsidera rin ng pulisya bilang isang high-value individual. Sa naturang operasyon, nahuli ang suspect matapos nitong pagbilhan ng isang pirasong small heat sealed plastic sachet na hinihinalang naglalaman ng ilegal na droga ang isang poster buyer. Sa pagkapkap sa suspect sa presensya ng barangay officials at media, na-recover dito ang 8 sachet na pinaghihinalaang naglalaman ng shabu at ang 1,000 pesos na ginamit bilang by-bust money. Samantala, base naman sa pag-iimbestiga ng pulis sa suspect, sinasabing ilang driver ng van ang naging parokyano nito. Sa kasalukuyan, pansamantalang nasa kustudiya ng Rojas MPS ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165. Huli ang isang lalaki na nagbebenta ng mga illegal na wildlife species ng ibon sa social media. Sa pangunan ng Oriental Mindoro Maritime Police Station, naaresto ang suspect sa mismong tahanan nito sa Barangay Libtong, Rojas. Ang mga na-recover na ibon ay umaabot anila ang halaga sa 200,000 pesos. Magbabalik ulat si Jao Maronilla. Huli ang isang lalaki mula sa Rojas matapos nitong magbenta ng mga illegal wildlife sa social media sa isinagawang operasyon ng Oriental Mindoro Marine Police Station na pinamumunuan ni Police Lieutenant Angelo Astrero. Sa naturang operasyon, nagpanggap bilang isang poster buyer ang isang miyembro ng operatiba sa pamagitan ng pakikipagtransaksyon sa social media. Matapos pumayag makipagkita sa tahanan ng suspect para sa pagpapatuloy ng transaksyon, huli dito ang suspect na nakilalang nasa 36 na taong gulang at residente ng Barangay Libtong, Rojas. Ayon sa report ng Ormin Maritime Police Station, na-recover sa bahay ng suspect ang iba't ibang species ng wildlife katulad ng mga kalapati, pugo at 2 braminikite o lawin, kung saan may humigit kumulang na 200,000 pesos ang halaga ng mga ito. Anila, ang mga na-recover na ibon ay pansamantalang itinurn over sa Sentro Rojas para sa pangangalaga at rehabilitation ng mga ito. Samantalang ang nahuling suspect naman ay naharap sa kasong paglabag o bayolasyon sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ayon naman sa Ormin Maritime, nananawagan sila sa lahat ng mga concerned citizen na i-report sa kanilang tanggapan ang mga nakikitang illegal na bentahan ng mga wildlife species, kung saan ipinaliwanag rin nila ang mandato ng kanilang tanggapan para sa pagprotekta sa mga ito. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube, itayin lamang ang PDNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyong nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 0432-88-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si John Perez Alberto, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.